Yes, hello guys. What's up po? Nandito po ngayon ang ML Duo Mix Vlog. So, nasa tapat po kami ngayon ng aming mga personal computers. So, nag-work po kami as of now. And, actually, it's break time po. Kaya, bawal man po sa amin yung mag-cellphone habang nag-work. Pwede naman po yung cellphone nandyan, pero hindi kagaya po na may ginagawa pong type this or nagdududud ka sa phone unless kailangan lang talagang tawagan ng client. So, yung boss po namin is paikot-ikot lang siya dyan sa paligid or pasilip-silip sa mga station po namin. So, hi partner! Ito po yung kapartner ko po dito sa YouTube channel. Hello! Ayan, so, set aside muna natin guys yung pag-gardening at the same time pag-share dun sa ating mga halagang mga alaga nating pets, ano po. This time po ang gagawin natin since naka-break time naman po kami. Para din po sa mga, by the way po ang work po namin, kaya po kami naka-personal computer or sometimes laptop po, is a CSR or customer service po. Chat support. So, ano po ba yung chat support? So, tatlo po kasi yan. Meron pong inbound, meron pong outbound, and then meron pong chat support. Yung inbound po, yun po yung mga nakaka-receive ng incoming call from the customers or client po. Yung outbound naman po, yun po yung outgoing yung calling or nagtatawag po ng mga kliyente. Like for example po siguro yung mga yung friend po namin nag-offer po ng mga gamit sa mga comfort rooms or yung mga siguro po yung mga tubero or something like that na may mga isinishare or gusto pong ipa-avail sa mga kliyente na kailangan po. Well, kami naman po yung chat support. Kami po yung mga sumasagot dun sa mga inquiry. Personally po siguro na experience niyo, although nag-FB lang po tayo scrolling, may mga nakikita po tayong products, yung mga advertisement po or yung mga ads na nakikita natin sa FB. So kami po yung behind ng mga tao na nag-a-assist po sa mga kliyente. Doon po sa mismong ads mapapansin niyo, somehow doon sa pinaka-bottom part or pinaka-ilalim, may mga nakikita po kayong special promo now, special discounts, or click here and then may katabi po siya send message. Pag po yung kliyente or customer, or kung sino man po yung nag-scroll sa FB, na na-curious at tinap po or pinindot yung send message, sa amin po automatic papasok yung inquiry po regarding dun sa product or ads na pinindot. So, kami po yung nag-a-assist po sa mga yun. So, guys, ang main topic or content natin for today, while nakabreak nga po kami, kung paano i-handle properly ang kliyente o customer na nag-inquire. Okay? So, unang-una po, dalawa po ang pinapasukan po ng inquiry para pumunta sa amin. Una po, yun nga pong sinasabi kong dun sa bottom part ng ad na pinindot po na send message. Yun po ay direct dun sa chat room or messenger po ng aming FB page sa ads. Yung pangalawa po is yung kapag may nakikita po kayong nagpo-comment ng how much or nagtatanong ng iba pa po, yun po yung pangalawang way kung paano magkapasok yung inquiry po sa amin. So, dun po sa diretsyong send message, diretso po sa messenger or chat box ng aming page, or dun sa comment section po, yung mga nag-how much po na napakarami po doon. So, yun po. So, unang-una po, yung mga natatanggap po nating question dun sa mga client, mostly, ganito po, how much nga po, how much nga po yan, how much nga ba, magkano, or magkano po. Ayan, so yung mga kliyente po natin iba-iba po yan. Meron pong mahaba yung pasensya, meron din naman pong may iksi yung pasensya. Hindi po natin alam yung mga may iksi ang pasensya kung magagaliting tao or sadyang nagmamadali lang po, naiinip kaya gusto presyo agad. Pero mostly po, lahat naman po ng mga kliyente
talagang initial na question po nila sa bawat ads or commercial na nakikita nila kapag na-curious or gusto nilang bumili or mag-avail is magkano or how much talaga ang question. So, kami po, bilang matagal na po kaming mga chat support, personally po ako, kahit po magtanong yan ng paulit-ulit na how much yung mga kliyente, meron po akong protocol sa sarili ko na hindi po kaagad talaga ibinibigay yung price. Depende na lang po kung ang client is masyado siyang persistent. Unang beses na humingi siya ng price, nagtanong ka sa kanya, pero how much pa rin yung binigay niyang question sa'yo, although may tinatanong ka sa kanya. Yun, ibigay mo na yung price sa client. Kasi, ang ating main purpose is mapagaan yung sitwasyon or buhay ng kliyente. Lalo na kung ang sitwasyon niya is nagmamadali siya. Like for example, naghahabol lang siya ng oras para makapagtanong ng presyo. Para in the future, mapaghandaan niya yung price kung gusto niya talaga yung product. Pero, once ang kliyente ay nagtanong ng how much at nagtanong ka sa kanya at nag-reply back siya, ibig sabihin may extra time siya. So, yun po yung kinukuha po dapat na, kumbaga, pagkakataon kapag nag-reply ang kliyente sa tanong mo sa kanya. Why? Kasi yun yung magiging way mo para bago mo ibigay yung price kay client is malaman muna ni client kung ano yung dapat niyang malaman sa product na gusto niyang bilhin pa bago niya ito i-avail. Okay, so yun yung topic natin for content today. So yun, yun nga po, pag na-receive natin yung inquiry from our client or customer ng how much, magkano, or etc., something like that, basta something nagtatanong sa price, unang-una po, dapat wag po nating kakalimutan na batiin ang kliyente. No po. So, may mga kliyente po tayo, sabi ko nga po, iba-iba yung kliyente. May mga kliyenteng bago po sila magtanong ng presyo, didepende po kung anong oras sila nag-inquire. Meron pong nag-good morning, hi po, hello po, good afternoon po, good evening po. So, it doesn't matter kung ang kliyente o customer natin is bumati siya ng ganun or nagdirekta siya sa agad na tanong na how much o magkano. Mostly, sabi ko nga po, huwag po kakalimutan na batiin ang kliyente. Example, good afternoon po, magandang tanghali po, hi po ma'am, hello din po ma'am, magandang gabi din po ma'am. So, napakahalaga po nun. Ibig sabihin po kasi nun na, kumbaga, masaya ka na nakapasok yung kliyente mo as a nag-i-inquire. At the same time, bilang respeto na rin, lalo na kung siya mismo ay bumati ng good morning or good afternoon or whatsoever. No, malaking bagay po yun na yung kliyente una pong bumabati ng ganun. So, take advantage po natin yun. So, it's a must na replyan po natin yung mga hi, hello nila, good afternoon, or pagbati. Or sabi ko nga, kahit wala pong bati, it should be a protocol. It's a must na batiin po natin yung kliyente kasi dun po yung proper na ginagawa po namin kami ng partner. Tama, partner? Yan, so yun po. Ayan, after bumati sa kliyente natin, ang gagawin po muna natin sa kahit nagtatanong ang client ng how much, una ay bumati nga po, and then pangalawa, ibigay or ipakilala ang product ulit via picture or via videos. No? Probably may mga, kumbaga, may mga scenario na talagang may background na sila sa product. Kasi nga, yung ads mismo is ipinapakilala na niya si yung product. And then at the same time, may mga photo commenting or may mga extra na ginagamit ang company. Like for example, videos or pictures para makilala ng product or ma-introduce pa ng company yung product kung sino man ang gustong bumili na kliyente or customer. No po. Pero, once again, para malaman ng kliyente na legit ang binibili niya, kung ano yung nakita niya dun sa ads, ipakita mo uli sa kanya sa chat kung saan kayo nag-uusap. Yun po yung pangalawa. Pangatlo po, yung benefits. Okay? Napakahalaga po na malaman ng kliyente
kung ano po yung benepisyo or tulong na magagawa ng kung ano mang product ang gusto niyang bilhin kung saan siya nag-inquire. Actually po, pag nag-inquire ang kliyente, ibig pong sabihin, hindi lang sa curious siya, may possibility na bumili talaga yan kasi kailangan niya or kailangan ng isa sa kapamilya niya or kakilala niya. Kaya po siya nag-inquire. No? And then, pang-apat po, mahalaga po ito. After po nating bumati, ipakilala ang product ulit via picture or via videos again para malaman ng kliyente na legit ang product na binibili niya. Pangatlo is ibigay ang benepisyo or tulong na magagawa ng product sa kliyente. Ang pang-apat po ay iparamdam sa ating kliyente o customer ang concern bago natin siya bentahan ng product. So, paano iparamdam sa kliyente ang concern? Kahit sa chat lang na hindi kayo nakikitaan physically or hindi pa nagkakausap via phone call. So basically po, since chat support po tayo, talagang nag-uusap lang po ang kliyente at saka kami via chat na po. So usap-usap lang dito sa messenger or page chat room po. Pag phone call naman, pag po umorder na yan, ayan, kinakausap po. Or kung mismo ang kliyente nagsabi siya na pwede siyang tawagan bago siya bumili. Yun. So nakakausap po siya. So paano ipaparamdam yung concern? Kahit hindi nagkikita physically or hindi pa nagkakausap via phone call. Okay, una, tanungin ang kliyente kung ano ang problema na may kinalaman sa product na gusto niyong bilhin kung sakali. Okay? Tanungin ang kliyente kung ano ang problema na may kinalaman sa product na gusto niyang bilhin kung sakali. Okay, example lang po ito guys. Okay. Kung ang ads na pinindot niya para mag-inquire is food supplement, okay, or vitamins, okay. So, food supplement na lang guys. So, ang itatanong mo kay kliyente ay kung ano ang problema ng kalusugan niya. So, problema ng kalusugan, masyadong general kasi yun guys, okay? So, to be specific, like for example, kung high blood ba yan? Diabetic ba yan? So, yun yung mga dapat mong malaman. And then, kapag nalaman mo na kung ano yung health concern ni client, alam mo na ngayon kung paano ipasok kung ano ang benefits or beneficio or tulong na makukuha niya sa food supplement na kunwari ay binibenta. Okay. Pangalawa, example kung yan ay eye drop or eyeglasses. Okay. Like this. Or eye drop po. Ngayon, ang itatanong sa kliyente is kung, syempre, may kinalaman sa mata, ano pa ang problema ng mata? Okay. So, yun yung habol natin yon na makuha natin kung ano yung pinaka-concern ni client bago niya bilhin yung product. Reason is para maibigay natin kung ano yung magagawa ng product na binibenta natin sa kanya na gusto niya rin bilhin. Okay? So, ano yung reason bakit kailangan tanungin ang kliyente? Okay. Ang sagot po is para nga po maiparamdam ang concern. Okay. Napakalaga po nun kasi once na naramdaman po ng client na hindi mo siya binibentahan agad, nakukuha mo na po yung loob niya. Kasi you are not after na mabentahan lang siya. Instead, concerned ka kung ano ang maitutulong ng product at pinapaliwanag mo sa kanya kung gaano magiging mahalaga ang product dun sa kalusugan niya. Kasi knowing na concerned ka kay client, makukuha mo na or mahook mo siya na magtiwala sa'yo. So once na ang kliyente or customer is nakuha mo yung tiwala niya or trust, 100% or 99% bibili yan sa'yo. Okay? So another thing na makukuha mo yung kliyente or customer mo, lalo na pag nag-order na yan, is talagang tinatawagan niya. Okay. And then from there and then kahit nagpaliwanagan na kayo sa chat room,
pwede mong ulitin sa kanya kung ano yung benefits pa rin ng product habang kausap mo siya sa phone. Okay? So, protocol din po yun sa amin, guys, na once na nag-order po ang client is kailangan po namin tawagan. And at the same time, kinakamusta din po namin yung mga kliyente namin habang ginagamit po namin yung product. Ang reason is para yung, kumbaga, hindi lang yung communication, kundi yung commitment and at the same time, yung relationship mo dun sa kliyente is lumalim pa siya hanggang sa yung loob niya talaga sa iyo is kuwang-kuwa mo na, and then yung tiwala niya talaga andyan na. Hindi lang sa iyo, kasi once na nagtiwala na yung client sa iyo, malaking tiwala din niya sa product. So ganun siya, guys. So that's it, guys. Yun yung content or topic natin today on how to properly handle our client or customer kapag nag-inquire po. So if you like our videos, guys, please kindly subscribe and then kindly click the bell and share it with your family and friends. And at the same time, dun sa mga kaibigan po namin, and most likely gusto ko pong i-shout out, so si Isel Soberano po, isa po sa mga naka-video call po namin the last time, mga college friends ko po and ka-dormmate nung time na nag-aaral pa po ako ng PSBA Manila and dyan sa FEU po sa may Sampalo. No, oh, hi Isel. Nag-promise po ako na isa-isahin ko po silang i-shout out. It's so good na nag-ausap po kami lahat. Or hindi man lahat, kasi diba may mga trabaho na yung mga nasa Amerika. So, shout out sa iyo, kaibigan Isel Soberano. Ito na yung pinangako ko na isa-shout out ko kayo. Isa-isa kada video po namin gagawin mag-partner sa aming YouTube channel. So, ayan, partner. Busy po siya may ano. So, although naka-break time pa rin po kami, pwede naman po siyang sumagot. Pero after po ng break time namin, so bawal na po yung nagaganto. So, tinook advantage ko lang po yung break time po namin. So, yun po, guys. Salamat po uli. And hopefully, nagugustuhan nyo po yung mga sinishare po namin videos. And the next time po siguro magsishare pa rin po ng ibang content regarding dito sa trabaho po namin on how we properly handled every client or customers po. So, yun po. Magbabye-bye po muna. Malapit na po matapos ang break time. So, ayan po. Bye-bye, Isel. Ayan. Stay tuned ka sa mga videos namin. Bye-bye. God bless po.